like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive or just breathing? Cause I've been living life right, like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a Hi, it's me again. Hi mga ka-YouTube! Welcome back to my channel! See? May snow pa rin kami. Hindi na natigil. Since last night, we have a storm. Until now, meron pa rin. Kaya tumigil muna ako dito sa isang park lot. Kasi nilinis ko yung gulong ko nga. Dahil marami ng nakalagay na, I mean, it's like putik. It's not a putik, but kasi nagbubuhos sila ng buhangin sa daan yan para hindi madulas. So, lilinisin ko yung sasakyan kang dumi. Sobrang dumi, tignan nyo. May snow pa. Yan, tignan nyo, dumi-dumi. Tanggalin natin to kasi medyo, ano siya eh. Ito yung mababangga yung ano, yung gulong ngayon, minsan hirap siyang mag-drive ka. Parang pakaramdam mo merong bumabangga dun sa gulong. Kaya ito yun. So slushy dahil meron kaming storm last night. Since hanggang ngayon, maybe until tomorrow. Awan ko. Lagi naman dito sa amin, lagi may snow eh. Tingnan nyo yung ground namin. Yeah. So look at that. How bad is our... So, diba ang dumi-dumi? Ayan, nakakahiya. Bilhin natin ulit. Ayan, tambay muna ako dito. So, nandito ako ngayon. Kalimutan muna natin yung klase natin, yung school natin. So, pag-uusapan natin ngayon sa ganitong klase ng weather dito sa Canada. Unpredictable. Minsan hindi mo alam kung kailan lalamig, kailan iinit. Especially our winter time is like 6 months here. Especially in Alberta, Saskatchewan, and some other provinces. But I think British Columbia, one of the province na hindi masyadong malamig doon. Napakaganda ng weather nila doon. So dito, kailangan mong lagi kang prepare. Lagi kang mag-check ng weather pag bago ka lalabas ng bahay, kung saan ka man pupunta, mamamasyal ka man, always check the weather, the temperature, para alam mo kung ano yung susuotin mo. Kasi minsan sabihin mo eh, mataas yung araw, pero wag ka. Napakalamig pala sa labas. Kung napapansin ninyo, excuse me for my jacket, mula noon ito pa yung ginagamit kasi because this is one of my favorite. Kasi napaka ano niya, napaka warm sa katawan. Kaya gusto ko siyang gamitin. Sometimes I use turtleneck kasi napaprotektahan mo yung leeg mo. Pakiramdam mo hindi ka na nilalamig kasi mostly pag ito open talagang hindi ka lang lalamigin, magkakasakit ka pa. Magkakaroon ka ng colds or like flu, something like that. Kaya hindi basta-basta ang lamig. Ang pinakamataas po na temperature namin dito sa Canada is minus 50. Kasali na yung wind chill noon. Ibig sabihin, yung temperature at saka yung hangin, pagsamahin mo, tanggal pati tenga mo. Pag sabi nila, tanggal tenga nga daw eh. Pati yung pilik mata mo, yung mga eyebrow mo, nag-aayos yan. So, hindi biro yung lamig na sinasabi. Masarap lang pakinggan mga folks, mga ka-YouTube. It's not safe, but be safe. Lagi kang handa sa ganitong klase ng weather. Kailangan mo na proper damit kung ano yung dapat na suotin. Hindi yung makaporma ka lang, eh, kahit nilalamig ka na, basta lang nakaporma ka. Wala, hindi po ganun. Magkakasakit ka talaga. You have to wear a boots. Kapag feel mo na nilalamig yung paa mo, magsuot ka ng makapal na medyas. So, ang advice ko po sa mga baguhan na pumupunta sa malamig na lugar, please lang po,
follow instructions at saka sumunod na lang po sa anuman pong mga advice or notice from the government. Magbibigay po yan sila ng notice and advice. At saka lagi po tayo mag-check ng ating weather. Kaya meron po tayong mga cellphone. Every time na lalabas tayo, mag-check po tayo ng ating weather. Okay? So folks, papakita ko naman po sa inyo kung ano po yung laman ng aking sasakyan. Mapa-winter, mapa-summer, mapa-spring, mapa-fall. Yung mga gamit ko po nandito. Parang bahay ko na rin kasi itong sasakyan ko. Sabi nga ng asawa ko, ipasok mo na lang kaya yung buong gamit ng bahay sa sasakyan ko. O diba? Anyway, may papakita ko po sa inyo yung ano po yung mga gamit ko during winter time. Lagi lang po akong handa kasi in case of emergency or we don't know kung anong mangyayari, di ba? At least handa po tayo. Hindi mo alam, baka bigla kang tumigil sa gitna ng kabihasnan. Even though my work is always like 15 to 20 minutes away from home, kailangan ko pa rin kasi, you know, yung accident na sinasabi, di ba? So, sawa naman ng ama. Wala naman pong nangyayaring masama. Hopefully, wala po. Thanks God for that. So, nandito po, mayroon po akong nakahandang blanket. Ayan, makapal. Para po siyang fleece. It's not really like original fleece, pero napaka-warm po nito. Hindi po kasi biro yung ating weather na napakalamig. Ito po, may extra jacket po ako. Even though I have my jacket and I have sweater inside, meron pa rin po akong dinadala. Hindi ko na papakita sa inyo kung anong klase. Hindi naman po kasi maganda eh. It's not a designer. Designer clothes. No, it's not. And ito, meron akong box dito. Meron akong extra. I have extra crackers. Like pag nagutom ako, kinakain ko. Ayan. Just alam mo yung pamatid gutom lang na sinasabi. Diba? At wala ka ng time mag dumaan ng store. Ayan, meron ka. At least meron ka pala dito. Ito, meron akong extra mittens. Or gloves, extra. This is my favorite one. Ito, nilalagay ko to sa aking neck. Yan. Napaka-warm po nito. Napakasarap. Lumang-luma. Yan, tas-tas na nga po eh. Favorite. Ganun po siguro talaga, ano, kahit nabibili ka ng bago, pagka meron ka talagang favorite, kahit butas-butas na, ginagamit pa rin. See? Ito. At saka meron akong extra toque. And another bonnet. Ayan, napakaganda po nito, napaka-warm. Gusto-gusto ko kasing na natatabunan yung tenga ko. Napakasakit po kaya sa tenga pag malakas yung hangin. Of course, we have a candle. Alam niyo po ba kung ano ang purpose nitong candle na to? Kapag nagbabiyahe ka ng gabi, hindi mo alam, baka bigla kang nasiraan, di ba? At least meron kang candle sa loob ng sasakyan mo. At naghihintay ka ng rescue. I think I have a lighter as well. Pero, mind you, hindi po ako nag-smoke. I'm not a smoker. So, ayan, may candle ako. And I think I have flashlight as well. Hindi ko makita, nandito siguro sa loob ng compartment nito. Tano, may unan pa ako. Ginagamit ko tong pillow na ito. Kapag kasi may double job ako eh. After ng double job ko, mag-aantay pa ako ng 2 hours, matutulog ako dito sa likod ng sasakyan. Of course, mayroon din akong extra na paper towel. Just in case pag gagamitin mo. All purpose naman yan eh. Oy, may extra pa. Nandito yung muscles ng aking aso. Dito yung aking scraper for my scraper para sa snow yan. At saka, marami pa iba, mga sunglasses nandoon, nagkalat, o diba? Meron akong basurahan doon, pero plastic bag nga lang. Of course, kailangan mo din ng sunglasses. Hindi nyo ba alam na kapag ganitong nag-snow is, napaka-bright po ng paligid. Parang nakakabulag siya kapag wala ka ng ganito. Usually, I don't use this one, pero pag during winter time, nako. Mas matindi pa yata to sa sikat ng araw eh. Everything is bright sa paligid mo. Kaya, folks, gamitin natin ito. And, of course, meron din po tayong tubig dito. Lagi po ako nagdadala ng water. Dun. Meron din ako doon mga bottle of water. Kailangan po yan. Pero,
After nun, ilalabas ko yun pagdating sa bahay kasi according to the study, hindi daw magandang mag-iwan ng tubig sa loob ng sasakyan, lalo pat ito ay naka-idle or hindi ginagamit. So, susunod lang tayo, wala naman pong masama, diba? Yeah! Sabi nga na, Mimi, you drink your water, bitch! Ah! Pinagaya ko na si Mimi. Well, anyway, Mimi Yu is one of my favorite vlogger. Hi, Mimi Yu! So, hanggang dito na lamang po tayo ngayon at ako'y magda-drive na at marami na pong nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung nagagandahan sila sa akin o kung mukhang baliw na ako nagsasalita na nagbi-video o baka naiingit lang sila. Anyway, that's only a joke. Sana po ay nagustuhan ninyo information at content ko ngayon tungkol sa winter at kung ano-ano pang mga anik-anik sa buhay. Okay? Oh, thank you so much for watching! Please don't forget to subscribe and like my videos, okay? Bye, folks! Bye! 'Cause I've been living life right like I could just die. Driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. All the time to get your mind right, but if you put in the work, you can find the light. All right, I'll do it.